Ang mga hayop ay may kakaiba at kamangha-manghang abilidad. At isa sa mga abilidad na ito ay ang maramdaman ang mga bagay na hindi kayang maramdaman ng isang tao. Tulad na lamang ng nangyari sa isang babae mula South Yorkshire, England. Lagi siyang sinusundan ng kanyang alagang aso at ayaw nitong tumigil sa pagbunggo sa kanyang tiyan hanggang sa nalaman niya ang nakakagulat na dahilan. Huwag kayong aalis ka tropa at pag-uusapan natin yan sa video na ito. Naniniwala ba kayo katropa na ang karamihan sa mga hayop ay may ika-anim na pakiramdam o sixth sense? Ito ang tumutulong sa kanila na ma-detect ang ilang mga negative energy at emotion na hindi kayang maramdaman ng isang tao. Ito ay isang pambihirang abilidad na tinataglay ng ating mga alaga na karamihan sa atin ay hindi pinapalad na masaksihan. Gayunpaman, nagawa itong masaksihan ni Alhanna Butler sa kanyang alagang aso na si Kiola, isang American Akita, at labis ang kanyang pasasalamat dito. Labis ang excitement ni Alhanna at ng kanyang fiancé na si Ricky noong malaman nila na siya ay nagdadalang tao. Makailang beses na nilang sinubukan na makabuo ng baby, kaya naman noong nag-positive sa pregnancy test si Alhanna ay halos walang paglagyan ang kanilang kaligayahan. Gayunpaman, tila hindi excited sa balitang ito ang kanilang aso na si Kiola. Noong mga panahong yun, nagsimulang magbago ang behavior ni Kiola. Binubunggo niya ang tiyan ni Alhanna gamit ang kanyang bibig habang umuungol ng mahina at kadalasang ginagawa niya ito ng ilang oras. Maliban dito, madalas din niyang sundan at tabihan si Alhanna na tila ba ayaw niyang mawala sa kanyang paningin ang kanyang amo. Likas na sa mga aso at pusa ang mga kakaibang behavior tulad nito, kaya naman noong una ay hindi ito masyadong binigyang pansin ni Alhanna. Walang ideya si Alhanna kung bakit bigla na lamang nagbago ang behavior ng kanyang mapagmahal at masayahin na aso. Gayunpaman, napagpasya niyang huwag na lang itong pansinin sapagkat nais niyang manatiling positibo at masaya habang lumalaki ang baby sa kanyang sinapupunan. Naging maayos naman ang mga unang linggo ng pagbubuntis ni Alhanna at labis ang kanyang pagkasabik na maranasan ang pakiramdam na maging isang ina. Gayunpaman, sa 18th linggo ng kanyang pagbubuntis ay bigla na lamang sumakit ang kanyang likuran. Halos hindi makalakad sa sobrang sakit si Alhanna, kaya naman agad siyang isinugod ni Ricky sa pinakamalapit na ospital. Gayunpaman, wala namang nakitang kahit na ano ang doktor at sinabing ang pananakit ng likod ni Alhanna ay dulot lamang ng lumalaking baby sa kanyang sinapupunan. Kaya naman pinayuhan siya ng doktor na umuwi na lang at magpahinga. Hindi kumbinsido si Alhanna sa paliwanag ng doktor, kaya naman nang ganap na silang makauwi sa kanilang bahay ay agad niyang binuksan ang kanyang Facebook upang sabihin sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa kanyang sitwasyon. Kinuwento niya sa kanyang mga kaibigan ang pananakit ng kanyang likod, pati na rin ang kakaibang behavior ng kanyang alagang aso na si Kiola. Agad na sinabi ng kanyang mga kaibigan na marahil may gustong ipahiwatig sa kanya si Kiola at mas makabubuti kung papakinggan niya ang instinct ng kanyang alaga. Bagaman walang nakitang mali ang doktor, naniniwala sila na may nararamdaman ng aso na kung ano kay Alhanna. Maging ang kanyang ina ay naniniwala na hindi nagkataon lang ang kakaibang pagbabago sa behavior ng kanyang aso, kaya naman hinimok siya nito na magpakonsulta sa ibang doktor. Sinunod ni Alhanna ang payo ng kanyang ina at nagpunta sa ibang doktor upang magpasailalim sa iba't ibang test at examination. Kalaunan, napag-alaman ng doktor na dumaranas ng double kidney infection si Alhanna at sa katunayan, malapit na niya itong ikamatay. Agad na isinailalim sa matinding gamutan si Alhanna upang makumpuni ang kanyang nasirang kidney o bato. Sa kabutiang palad, wala namang naging masamang epekto sa kanyang baby ang mga gamot at antibiotics na kanyang ininom, at makaraan nga ang ilang linggo, matagumpay niyang isinilang ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan nilang Lincoln. Ngayong magaling na at nakapanganak na si Alhanna, magpapatuloy pa kaya ang kakaibang behavior ni Kiola? Nang ganap ng maiuwi ni Alhanna ang kanyang anak mula ospital, agad silang sinalubong ni Kiola.
Mababakas sa mata at kilos ng aso ang labis na tuwa nang makitang ligtas si Alhana at ang baby, na tila ba alam nito kung gaano kalapit sa panganib ang mag-ina noong simula pa lang. Noong una, medyo kinakabahan si Alhana at Ricky sa tuwing lalapit si Kiola kay Lincoln, kaya naman naisipan nilang subaybayan ang dalawa. Kalaunan, napatunayan nilang walang intensyong masama si Kiola sa kanilang baby at kailanman ay hindi natakot si Lincoln kay Kiola. Mabilis na napalapit si Kiola kay Lincoln at halos lahat ng oras ay ginugugol niya kasama ang kanyang baby brother. Sa kabila ng kanyang sukat, alam ni Kiola kung papaano maging banayad o gentle kapag kasama niya ang baby na si Lincoln. Kalaunan, naging best buddies ang dalawa at halos hindi na mapaghiwalay. Labis na tuwa ang naramdaman ni Alhana at Ricky ngayong maayos na ang lahat. Hindi sila makapaniwala sa katalinuhang ipinamalas ni Kiola at kung papaano sila natulungan nito na malaman ng isang napakahalagang bagay. Kundi dahil sa pagsunod, pagbunggo at pag-ungol ni Kiola, marahil hindi na maisipan pa ni Alhana na magpatingin muli sa doktor at marahil nalagay na ng tuluyan sa panganib ang buhay niya at ng kanyang anak. Dahil dito, mas lalo pang minahal ni Alhana si Kiola at nangako siya sa kanyang sarili na hindi na ipagsasawalang bahala ang pagbabago sa behavior ng kanyang alaga. So ayun na katropa, dyan na nagtatapos ang ating video. Kayo katropa, naniniwala ba kayo na naramdaman ni Kiola na nanganib ang buhay ni Alhana at ng kanyang baby? O coincidence lang ang lahat? Comment lang ang inyong opinion sa comment section below. Muli, maraming salamat sa panonood and see you on the next video. Goodbye!